So, another new learning for me is itong SWOT analysis. So, sabi ng threatmanagement.com, ito daw ang precursor ng SWOT analysis. So, ibig sabihin ng precursor, bago pa si SWOT analysis, eh si SWOT analysis muna. Okay, bago si SWOT, si SWOT muna. Bago si SWOT analysis, si SWOT analysis muna. Okay? Yung SWOT, acronym din yun. Yung S is satisfactory. Meaning, ano yung makakabuti sa firm at the present. Lahat ng makakabuti sa firm. Yung opportunities is, ano yung makakabuti sa firm in the future. Parang sa SWOT din na yun. So, self-explanatory. Yung fault, lahat ng negative elements. Lahat ng negative at the present. At yung threat, ano yung negative in the future na pwedeng mangyari? So, yun. SWOT analysis is developed by Alfred Humphrey. So, bago si SWOT analysis, si SWOT analysis muna. Bago si SWOT, si SWOT. So, maganda rin tignan eh, no? Diba, nag-SWOT analysis ka na, strengths, weaknesses, opportunities, and threats. So, tignan mo rin tong ano, kasi wala ka na magiging ano doon eh. Yung pwede ka rin mag-soft analysis na. Kasi ano ba yung makakabuti sa organization? Anything that is satisfactory for the organization, that is S. Yung opportunities, alam naman natin yun. Kagaya rin sa SWOT. Yung fault, lahat ng negative at the present, and then yung actually madali lang siya. Pero syempre, ngayon, mas ginagamit na yung SWOT kasi mas definitive. Okay? Kasi strengths, weaknesses, opportunities, and threat. Kasi modern business, ang tinitingnan is yung strengths and weaknesses. Yung magiging strength mo in the future, which is yung opportunities at yung negative o negative ano negative connote negative events na pwedeng mangyari sa in the future kasi mas ano na kaya inadapt na yung SWOT dahil siguro mas definitive yung SWOT kesa sa SOC. Pero kung akong tatanungin bago ako mag SWOT, di ba, bago ako mag SWOT, magsusop muna ako. Kasi wala na akong magiging problema. Yung opportunity sa threats ko, pareho na eh. Yung O taka T. Kung magsusop analysis ako, yun din. Yun na rin yun. Hindi na yun mababago. So, hahanapin ko na lang at the present is yung kung ano yung satisfactory sa akin at saka ano yung fault. So, mas makagawa ko ng definitive na SWOT analysis kung alam ko yung satisfactory at saka yung fault at the may present situation. Kung magso-soft analysis ako, mas makakagawa ako ng mas kung magso-soft analysis ako, mas makakagawa ako ng definitive na SWOT analysis. Kasi, di ba? Ano ba nangyayari sa akin? Ano ba yung maganda at the present? Di ba? Hindi ka naman pwedeng mag-rely, hindi ka naman pwedeng mag-ano ng opportunities na hindi mo alam kung ano yung present, di ba? Kung ano yung nangyayari at the present time. So, yun yung maganda. Napag-aralan natin yung SOC. Di ba? Satisfactory, opportunity, fault, at saka threat. So, yun yung magandang napag-aralan natin ngayong araw. So, thank you, Lord. No? Kasi day by day, thank you. Dahil at least may natututunan ako, nag-i-extend. So, very happy. Siguro an early birthday gift, although kahit sa June pa yung birthday ko, Lord. Kayo ang nagbibigay sa akin ng magandang gift. Kasi akala ko, basura na ako after I resign from work. Di ba? Actually, after I resigned, akala ko basura na ako, but you know, nagkamali ako doon. Kasi considering what is happening to Christian right now, dun, kung nasa na si Christian ngayon, I consider that being his mentor, I consider that a blessing to me. Na
you allowed me to mentor that guy. Naging successful siya. At magpasa hanggang ngayon eh. Pag may tanong siya, sa akin pa rin siya pumupunta. So, sa akin pa rin siya may tiwala. So, that alone, pinagpapasalamat ko na. So, yun lang po.